Hirap ka ba na kontakin mo ang iyong partner dahil hindi ka nito sinasagot kahit na sa kanya, sa iyong chat sa kanya? Gusto mo ba na siya mismo ang tatawag sa inyo? Siya mismo ang gagawa ng paraan paano kanya makontak? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang ma-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At syempre, bago natin umpisahan, ang ating ritual is mag-shoutout muna ako. So, i-shoutout ko muna sila ni Sis Rofena from Malaysia, Elvira Beralo from Riyadh, Saudi Arabia, Mary Joy Bedrero from UAE, Annalisa Inahi, Alberto Bukod, Jane Eugenio from Kuwait, Yongski Colon from Tagum City, and last Marby Paula from Bulacan. Hello po sa inyo, at kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ang ating topic na naman is paano natin makukontak or paano tayo kukontakin ng ating partner. Dahil marami naman talaga na minsan yung partner lalo na kapag nag-iba na ng lalamig na is ang hirap na talagang kontakin. Hindi na sumasagot sa tawag. Kahit na yung mga chat mo ay sinisin na lang, hindi na nire-replyan. So, mayroon tayong pamamaraan na sila mismo ang kukontak sa atin na kung saan hindi na tayo mahihirapan dahil sila na mismo ang mangungulit sa atin. So, sa paggawa kasi ng isang ritual, dapat po ay buong tiwala ang inyong paggawa. Dahil kapag buo ang inyong tiwala, mas maganda ang epekto nito, mas epektibo siya kapag buo ang iyong tiwala. And kung tumalab na ang isang ritual, huwag ninyong itigil. Kumbaga tuloy-tuloy para mas maluto ninyo ng husto ng ritual ang inyong partner upang talagang hinding-hinding na talaga ito makakawala sa inyo. So, ayun, ang kailangan lamang natin dito, and pwede ito ha, sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At sa materialis naman na ating gagamitin dito is kailangan lang natin dito ng papel. So, maliit na papel lamang. Dapat maliit lamang na papel and panulat. Kahit anong klaseng panulat na meron ka ay pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng color pen, pwede kang gumamit ng ball pen, pintle pen, and huwag kang gumamit ng lapis. Sa lagi kong sinasabi na huwag kayong gumamit ng lapis dahil sa lapis is ito ay nabubura. So, dapat doon tayo gumamit sa hindi nabubura na panulat. So, ayun, kapag ready na ang inyong gagamitin is, ayun, kailangan din natin dito ng cellphone. So, ayun, kailangan natin ng cellphone. So, tatlong bagay lamang ang ating kailangan. Papel, panulat, at cellphone. So, ngayon, kapag ready na ang mga ito, pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. Dapat po ay wala ka pong iniisip na mga problema. Walang kumugulo sa inyong isipan kapag gumagawa kayo ng ritual. Dapat ay malinis yung isipan ninyo at malinis yung nasa puso ninyo na kung saan wala kang galit sa iyong gagawa ng ritual. So, ganito ang ating gagawin. Sa papel,
At sa papel, ha, kung kayo ay gumagawa ng ritual, dapat kapag nag-ano kayo ng papel, huwag kayong gumamit ng gunting or kahit anong pangkat ng papel. Dapat po ay gamit ang ating mga kamay upang mabigyan siya ng energy. So, sa papel, maliit lamang na papel, at isulat mo yung pangalan at apelyido ni target ng 7 beses. So, 7 beses mo siyang isulat, at kung naisulat mo na ito ng 7 beses, yung pangalan niya at apelyido, ay bigyan mo ito ng energy. So, sa lagi kong tinuturo sa inyo, sa pagbigay ng energy is, yung papel is kailangan na painitan natin sa ating palad. Kailangan na maging mainit ito sa ating palad, and ayun, habang pinapainit natin ito sa ating palad, ay lagi nating sinasambit yung pangalan at apelyido ni target, at sabihin mo na hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako matatawagan. Pangalan at apelyido, hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako matatawagan. And dapat focus, think positive, huwag mag-isip ng negative habang nagpapainit ka ng papel na ito sa iyong palad. And ayun, kapag naramdaman mo na mainit na itong papel na ito, ay ang gagawin mo, ilagay mo itong papel na ito sa likod ng iyong cellphone. Halimbawa, kung may cover ka ng iyong cellphone, so ilagay mo lamang dito, itong pangalan na ito dapat ay pataob. Pataob siya, huwag mo na siyang itupi. Kaya sinabi ko sa inyo, kumuha kayo ng maliit na papel upang magkasya lamang siya. And kung may case o may cover yung cellphone ninyo is, ayan, ilagay mo sa loob ng cover. So, ito, walang cover yung cellphone ko. So, ang gagawin mo, kung walang cover yung cellphone mo, kumuha ka ng pandikit, yung mga scotch tape. And, ayun, i-tape mo lang dito, lagyan mo ng tape. And, ayun, kung nabubuksan naman yung likod ng iyong cellphone na kung saan may battery, yung hindi kagaya nito na tawag nito built-in. So, kung nabubuksan naman sa may battery, so kunin ninyo yung dito sa likod at itong papel na ito ay ilagay mo sa may loob ng battery. So, ilagay mo lamang siya doon, and pagkatapos mo siyang ilagay, hawakan mo lamang ang iyong cellphone. Hawakan mo lamang ang iyong cellphone at i-visualize mo ang iyong target. I-visualize mo siya, ramdamin mo ang iyong pagmamahal sa kanya, and ipasa mo dito sa papel or sa iyong cellphone yung pagmamahal mo, at sabihin mo dito na tatawagan mo ako. Syempre, hindi mo kalimutan na mabanggit yung pangalan niya at apelyido, at sabihin mo na hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako tatawagan. Ikaw mismo ang maghahanap ng paraan paano ako kontakin. Mamimiss mo ako lagi at hindi ako maalis ng iyong isipan. Kailangan taos puso ang iyong pagganap or taos puso ang iyong mga sinasabi. Di baling marami kang mga sinabi na mga kahilingan. Ang importante ay maganda yung iyong intention. Huwag po yung hindi maganda. Kailangan lang po ay maganda lang lahat ang inyong mga intensyon dito sa iyong ginawang ritual. So, kasi ito ay mga white magic at hindi tayo gumagawa ng black magic. So, positive ka lang, taos puso, and wala kang galit sa iyong ginawan, at hayaan mo ang papel na ito hanggat hindi pa siya tumawag. Kung ito ay tumawag na, kinukontak ka na ng iyong partner, huwag mong agad-agad na kunin ang papel na ito sa likod ng iyong cellphone. Sa halip, hayaan niyo muna, and sa tingin niyo na tuloy-tuloy na yung pagkontak niya sa inyo, saka mo na lang ito kunin at itapon, or di kaya sunugin. Mas maganda na sunugin. So, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday ng kahit anong oras. At
Kung hindi ka makapaghintay sa araw ng Tuesday and Friday, pwede mo itong gawin sa kahit anong araw, pero dapat ay gawin mo ito sa umaga mula alas 6 or alas 5 hanggang alas 9 lamang. Pero kung makapaghintay ka ng Tuesday and Friday, so gawin mo ito anytime. So pwede rin sa ibang araw kung kabilugan ng buwan or may nakikita kang buwan. So pwede kang gumawa in hilingin mo sa buwan. So ayun po, salamat po sa inyo, at kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone, God bless us all.